Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa ating mga tagapakinig, sa mga walang sawang tumatangkilik sa ating programa, and syempre sa walang sawang tumatangkilik sa atin pong mga binabasa dito mga kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil araw-araw po kayong nakikinig. Araw-araw po ay naglalaan kayo ng oras para pakinggan at panoorin ang mga kwentong inihahandog natin dito sa ating channel. Nais ko mag-thank you sa ating mga loyal supporters na nakaabang talaga, and syempre sa mga panibago nating subscribers, hello po sa inyo. Maraming salamat sa pag-click ng subscribe button, at mas salamat po kung nag-click ka ng notification bell para lagi kang updated sa tuwing may video tayong ilalabas. And syempre, as of recording this video ay nasa 49,986 subscribers na po tayo. Ibig sabihin, 14 subscribers to go. And e-re-record na po ni Mama Mia ang kanyang sariling kwento. Oo, sariling kwento ko na naman ang inyong mapapakinggan. Huwag kayong mag-expect ng mataas na expectation. Anyways, baka sa weekend yun po mapakinggan ang aking kwento. Kasi nga, di ba, aalalahanin ko muna yung mga nangyari sa akin. Mga nangyari. Anyways, bago natin simulan ang ating kwento ngayong araw na medyo may pagka-controversial, nais ko munang batiin lahat po ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na yung mga nag-comment sa atin. Jessica Cruta from Kuwait, maraming salamat. Gimaras Girl, thank you so much po. Ginaline Nasino, hello daw sa mga anak niyang si Danik and Enrico Mark de Guzman. Hello sa mga taga Bahrain. Hello po sa mga taga Japan na nakikinig sa atin. Hello din kay Jessie Laceda Coral from Gina Coral. Maraming thank you. Faye Flores, maraming salamat. Trinidad Makatangay, thank you so much. Juicy Vina, na-miss ko ng pagtawag mo sa akin ng maganda. Charot lang. Char lang. Hi Gail. Hi Princess. Princess Ita Meralyes, tama po ba? Or Princesita Meralyes, hindi ko alam. Hello kay Jamie Rodriguez, Jeffrey Florentino, Maricel Sanchez, maraming salamat. Maribel Figuracion, thank you so much sa iyong pakikinig. And syempre Lucille Galinea, thank you so much sa iyong pakikinig. Kahit daw 2 a.m. na sa lugar kung nasaan siya ay nakikinig pa rin siya. Ay naku, pareho tayo. Hindi ako masyadong nakakatulog tuwing gabi. Nakakatulog ako mga 2 a.m., 3 a.m. parang ganun. Nag-iba na yung body clock ko. Chirp, body clock. Hello kay Lilibet Andrade, maraming salamat sa'yo. Arman Di Claro, Ella, 1985, thank you so much. Ayun, Antonio Villanueva, maraming salamat. Christina Sison, hello din sa ating tagapakinig dyan sa may Hong Kong. Hello po sa iyo, Margie Luhong, maraming salamat. Zyril Vianya, from Luan, Occidental, Mindoro. Rowena Natuan, thank you so much. Or Rowena Tuan, hello sa mga taga-barangay Inocencio, 13 Martires, Cavite. Maraming salamat. Kulasyo, hi! Liza Chen, thank you. And syempre sa lahat po ng nakikinig sa atin sa may Kuwait. Lorna Manza, maraming salamat. Michael Matugina, aka, ayun, asawa niya pala. Hello kay Melody De La Cruz, maraming salamat. Hello kay Edita Salvador or Edita Salvador, ayun. Socorro Obien, maraming salamat. Hello kay Mrs. Obien, ayun. Gandang pakinggan, no? Pag sinabi mong Mrs. ano, tapos pangalan ng apelyido ng Mr. mo. Yun naman ang makukuha mo na hindi makukuha ng kahit na sino. Charot. Talia Bacornay, love to. Hello sa'yo. Hello din sa love to and Bacornay family from Saudi Riyadh. Gimaras Girl, thank you. Marwin Zell Channel, maraming salamat sa'yo.
Crazy Gracia, thank you po from Taiwan. Buti naman at safe siya. Sa lahat po ng mga kababayan natin na nasa Taiwan, I hope you are all safe. Ingat-ingat po kayo, and syempre sa lahat po ng mga kababayan natin na nakikinig sa atin all over the Philippines and all over the world, mag-ingat po tayo dahil may mga sakunang nangyayari sa buhay-buhay at sa mundo na kailangan nating pag-ingatan. Huwag po nating kalimutan na magdasal, kasi tayo, wala tayong control sa kung anong mangyayari sa buhay, kung anong mangyayari sa mundo, pero may isang nakakaalam ng lahat at tanging sasandalan natin at hihingan ng gabay at syempre protection. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Magdasal po tayo lagi, and syempre ipagdasal natin lahat po ng mga naapektuhan sa malakas na lindol sa Taiwan. Ayun, hindi lang po Taiwan ata ang apektado, yung mga karatig din nilang bansa. In fact, nga meron ngang tsunami alert sa ibang mga bansa including the Philippines. Ayun, so sana magdasal tayo. And syempre, atin ang pakinggan at simulan ang paborito niyo pong kwento at ang paborito niyong programa dito sa YouTube, ang Dear Mama Mia. Lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay meron daw mga rason. Pero paano kung yung mga desisyon nating mga mali ay may mga buhay na masisira at may mga relasyon na hindi na maibabalik sa dati pa? Dear Mama Mia, ako po si Maxine. Mama Mia, lumaki po ako sa hindi masagana ngunit masayang pamilya. Isang kahig, isang tuka po ang pamilya namin. Pareho pong factory worker ang mga magulang ko, samantalang kaming dalawa ng kapatid ko, Mama Mia, ay pareho pa pong nag-aaral. Babae din ang nakababata kong kapatid. Nasa first year college siya ko noon at siya naman ay nasa third year high school. Mama Mia, masasabi ko po na maganda naman ang samahan ng aming pamilya kahit na salat kami sa pera, salat sa mga material na bagay. Kahit na ang totoo niyan, Mama Mia, hindi po sumasapat ang kinikita ng mga magulang namin dahil na rin sa masyadong maraming utang at dahil na rin sa mahal ng mga bilihin. Lagi pong sinasabi ng mama ko noon na umuwi na lang kami sa probinsya nila kasi doon hindi masyadong mahal. Hindi katulad sa syudad, Mama Mia, maski asin, kailangan mo pang bilhin. Maski mga gulay, kailangan mong bilhin ng mahal kahit na muntik na naman itong malanta. Pero Mama Mia, ang sabi ni mama, iba daw sa probinsya nila. Yung mga gulay, hindi mo na kailangan pang bilhin. At hindi ka na kailangan pang gumastos dahil napipitas lamang ito sa bakuran. Kaya lang ang papa ko ay mataas ang pangarap sa amin ng kaniyang mga anak. Ang gusto niya ay makapagtapos kami sa Maynila para raw hindi kami mahirapan na maghanap ng trabaho. Mama Mia, ilang beses ko pong narinig ang mga magulang ko tuwing madaling araw na pinag-aawayan at pinagdidiskusyonan ang bagay na ito. Gustong-gusto ng mama na umuwi kami ng probinsya, pero ang papa ko ang laging pumipigil. Alam mo, mas mabuti sa probinsya. Makakakain ng mga masustansyang pagkain yung mga anak mo. Hindi katulad dito, laging sardinas, tuyo, instant noodles. Kung may masustansya man silang nakakain araw-araw, yun ay walang iba kundi itlog. Alam mo, Rodolfo, kailangan na natin na baliin ang mga prinsipyo mo. Kailangan na nating puntahan ang mga magulang ko. Humingi na tayo ng tawad sa kanila. Hindi kami mayaman doon, pero hindi naman ganito kahirap ang buhay. Mercedes, yung mga anak mo, gusto kong makapagtapos sa magandang eskwelahan. Gusto kong maging maayos ang kanilang mga pag-aaral at ang kanilang kinabukasan. Mama Mia, laging ganun po ang diskusyon sa tuwing nagigising ako ng madaling araw. Nung una ay nababother pa ako sa mga diskusyon na yon, pero kalaunan ay hindi na rin. Hanggang sa isang araw, sinabi ng mga magulang ko na pupunta daw sila kasama ang nakababata kong kapatid sa probinsya. At ang totoo niyan, Mama Mia, ay gusto nila akong isama. Kaya lang hindi ako makakasama dahil midterm exams namin yon. Ang totoo niyan, Mama Mia, akala ko talaga ay makakasama ako dahil wala naman akong pambayad.
Pero buti na lang pumayag ang school na promissory note muna. Kaya makakapag-exam ako. Pero Mama Mia, nung araw din na yun, ang akala ko ay magiging maayos na ang buhay namin dahil may duda ako noon na titignan ni Papa kung okay o maayos ba ang buhay dun sa probinsya. Pero wala pong nangyaring ganon. Hindi na po nakaabot sina Mama sa probinsya nila dahil aksidenteng nahulog ang bus sa isang bangin. Ang bus na sinasakyan ng pamilya ko. Marami ang namatay. Meron namang nabuhay pero critical, Mama Mia. At ang kasama na nga sa mga namatay ay ang mga magulang ko. Yung kapatid kong nakababata ay nakaabot pa sa ospital pero 50-50. Pero after 3 days, Mama Mia, ay binawian rin siya ng buhay. Na-imagine mo kung gaano kasakit para sa akin yun. Naglibing ako ng 3 kong pamilya, ng mga natatangi kong pamilya. Grabe ang iyak ko noon. Hindi na nga ako nakapasok kinabukasan at hindi ko na natuloy ang iba pang mga subjects na dapat ay i-exam ko. Mama Mia, grabe ang naranasan kong sakit. Para bang hindi na ako nauubusan ng problema. Noon ang problema ko lang ay pera. Pangkain sa school, pangpa-photocopy, pambili ng projects at ng iba pang requirements. Pero ngayon, ikmang klaseng problema na. Grabing dagok yun dahil lahat ng miyembro ng pamilya ko ay namatay maliban sa akin. Inisip ko nga noon, Mama Mia, sana sumama na lang ako sa kanila. Sana hindi na lang ako nagpaiwan. Sana hindi na lang ako nag-take ng exam. Sana, Mama Mia, hindi na lang po nag-grant yung promissory note ko para nang sa ganun ay nakasama ako sa kanila. Dahil kung mahirap ang mamatay, mas mahirap po ang mamatayan. Mas mahirap po, Mama Mia, na ikaw ang maiwan. Grabing pagluluksa yun para sa akin. Sobrang sakit ng aking nararamdaman. Hindi ko alam, Mama Mia, kung papaano ko ba sisimulang mabuhay ulit. Sino bang aagapay sa akin? Yung pamilya ng mama ko ay nasa probinsya. Yung sa papa ko naman ay hindi ko alam kung saan hahagilapin. Mama Mia, dun ko rin nalaman na hindi pa pala kasal ang mga magulang ko. Kaya naman, masyadong marami po akong inaasikaso para sa kanilang pagpapalibing. At ang tumutulong sa akin noon, Mama Mia, ay si Nathan. Si Nathan ay boyfriend ng nakababata kong kapatid. Pareho po silang 15 years old pa that time. Iyak ako ng iyak noon, Mama Mia. Ako naman noon ay nasa 17 years old na po. Ate Maxine, gusto mo bang sa amin ka na muna tumira? Ano, Nathan? Paano namang sa inyo ako titira? Baka magalit ang mga magulang mo. Hindi, sasabihan ko si Dad. Alam mo kasi, kami lang ni Dad sa bahay. Meron naman kaming stay out na katulong. Naaawa ako sa'yo, ate. Alam ko na ayaw din ni Grace na pabayaan kita. Kaya tutulungan kita, ate. Alam kong wala ka nang malalapitan pa. Yun ang naging offer ni Nathan sa akin, Mama Mia. Nung una ay ayoko yung tanggapin. Pero anong magagawa ko? Sabi ko nga sa inyo, isang kahig isang tuka lang ang pamilya namin. Paano ba ako mabubuhay? Paano ako mag-aaral? Gayong wala nang susuporta sa akin. Kaya naman pagkatapos ng 40 days ng mga magulang ko, ay naisipan kong tanggapin na ang inaalok ni Nathan sa akin na dun na manirahan sa bahay nila. Nathan, sigurado ka ba talaga na okay lang sa daddy mo? Oo, ate, nakausap ko na siya. Ang sabi niya, pwede ka raw na ikaw na lang maglilinis ng bahay. Hindi na raw kukuha ng katulong si Dad. Para nang sa ganun ay hindi ka mahiya na papag-aralin kanya. Sigurado ba kayo? Oo, ate. At isa pa ang maganda doon, hindi ka mag-aaral ng special na mga oras. Kasi pwede kang mag-aral sa umaga pagkatapos na mga gawain mo.
Hindi rin naman masyadong mabigat at promise ko sa'yo tutulungan kita. Sabi pa ni Nathan. Mama Mia, naging mabait si Nathan sa akin. Kaya naman natanggap ko siya noon na maging karelasyon ng kapatid ko. Maging mga magulang ko ay nabaitan din sa kanya. Kaya walang naging pagtutol ang mga ito nung pinakilala siya sa amin ng aking kapatid. At napatunayan ko nga na mabait si Nathan. Kasi nga Mama Mia, hindi naman niya kailangang gawin yun pero ginawa niya pa rin. Pinapunta pa rin niya ako sa bahay nila. At nung makarating ako doon ay nalula ako dahil hindi pala simpleng bahay lang ang pupuntahan ko. Malaki ang bahay na yun, Mama Mia. Hindi naman natipo yung mansyon pero bahay talaga ng may mga kaya sa buhay. Meron ding nakaparadang dalawang sasakyan at isang motor. Yung motor, Mama Mia, ay hindi din basta-basta. Yun bang nakikita mo sa TV na nire-racing? Yun, Mama Mia. Kaya alam mo na mayaman talaga sila Nathan. Doon ko naisip na magaling palang pumili ang kapatid ko. Bukod sa may itsura si Nathan, bukod sa mabait, ay may kaya din ito sa buhay. Pagdating namin sa bahay nila ay tinawag niya agad ang daddy niya. Gulat na gulat ako nung lumabas ang isang lalaki na sa tansya ko Mama Mia ay nasa kanyang late 30s pa lang. Dad, eto po si Maxine, kapatid ni Grace. Hi Max, ako si Marshall. Sinabi na sa akin ni Nathan na kailangan mo ng tulong. Alam mo, kailangan rin namin ng makakatulong dito sa bahay eh. Yung amin kasing kasambahay, gusto niya na stay out kasi may asawa at mga anak. Eh ako, may inuutos ako tuwing gabi. Wala akong mapag-uutusan. Ito namang si Nathan, tamad na tamad eh. Dad naman! Biro pa ni Nathan habang tumatawa. Nakitawa na rin ako sa mag-ama Mama Mia. Medyo nahiya pa ako nung kinamayan ako ng daddy ni Nathan na itago na lang natin sa pangalang Marshall. Mama Mia, si Sir Marshall ay gwapo. Kung gwapo si Nathan, di hamak na mas gwapo si Marshall. Kasi mas tatay na tatay at mama na mama na ang kanyang dating. Well, magkamukha naman silang dalawa Mama Mia pero iba ang alindog at iba ang karisma ni Marshall. Kaya naman Mama Mia, nung kinamayan niya ako ay hindi ko talaga mapigil ang sarili kong kiligin. Hindi naman na ako bago sa mga bagay na yon. Nagkaroon din naman ako ng mga boyfriends ko nung nag-aaral ako sa high school. Kaya lang nung mag-college ako Mama Mia, pinangako ko sa sarili ko na mas uunahin ko ang pag-aaral ko. Mas uunahin kong maging successful at maging professional para maiahon ang pamilya namin sa hirap. Kaya hindi ako pumasok sa pakikipagrelasyon. Kaya naman, bago ang lahat sa akin, lalo na ang kilig na pinaramdam sa akin ng daddy ni Nathan. Mama Mia, mula nga noon ay naging kasambahay nila ako pero hindi nila ako itinuring na iba. Dahil medyo malaki ang bahay na yon, ay tinutulungan naman ako ni Nathan sa mga gawaing bahay. At isa pa, Mama Mia, hindi rin masyadong mabibigat ang trabaho ko doon dahil hindi naman makalat ang mag-ama. Isa lang ang hindi ko napapasukan sa bahay na yon. Walang iba kundi ang kwarto ng daddy ni Nathan. Ang sabi niya, siya lang daw ang maglilinis ng kwarto niya. Ang linisin ko na lang daw ay yung kwarto ni Nathan at yung iba pang mga kwarto sa bahay. Kasi paminsan-minsan, Mama Mia, ay may pumupunta sa kanilang mga bisita. Mama Mia, nasanay na ako doon sa bahay ni Nathan. Maganda rin naman ang pasweldo ng papa niya at syempre Mama Mia, isa pa sa maganda doon ay pinapag-aral niya ako. Libre din ang pag-aaral ko at hindi niya binabawasan ang sweldo ko doon. At sabi niya kailangan ko raw makapag-ipon dahil wala raw akong ibang aasahan sa buhay. Masaya naman ako Mama Mia. Ang totoo niyan ay mas magaan ang buhay ko kasama si Nathan at ang daddy niya kaysa noon sa bahay namin. Pero Mama Mia, kung bibigyan ako ng pagkakataon na bumalik sa dati naming buhay basta buhay lang ang mga magulang at kapatid ko, hindi ko pa rin ipagpapalit yun sa maaluwang na buhay na natatamasa ako ngayon sa bahay ni Nathan. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga buwan.
Dumating na ang aking 18th birthday. Nagulat pa ako dahil pag-uwi ko ay may pa-cake pa si Nathan at ang daddy niya. Meron ding fried chicken at spaghetti. First time po yun na may naghanda para sa birthday ko, Mama Mia. Naging masaya ako. Masayang masaya. Pero Mama Mia, hindi ko akalain na pagkatapos ng 18th birthday ko, dito na pala magbabago ang lahat. Ewan ko ba, pero nararamdaman ko na ang mga malalagkit na tingin sa akin ng daddy ni Nathan. Nung una ay hindi ko yun binibigyan ng pansin. Nung una, sinasabi ko sa sarili ko na imagination ko lamang ang lahat ng yun. Na wala namang ibang nangyayari. Na wala namang ibang ginagawang masama ang daddy niya. Kaya lang, Mama Mia, nasabi ko noon sa sarili ko na mukhang iba pa rin talaga ang buhay. Kasi Mama Mia, habang tumatagal po na ganun ang napapansin ko sa daddy Nathan ay hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Parang may kung ano sa puso ko, Mama Mia, na parang nabuhay. Lalo na sa pagkababae ko. Aaminin ko, Mama Mia, hindi na po ako virgin. Fourth year high school ako nung naibigay ko ang pagkababae ko sa dati kong boyfriend. Pero Mama Mia, hindi naman po yun dahilan para hanap-hanapin ko ang bagay na yun. Kaya lang, nung isang araw, Mama Mia, habang naguhugas ako ng pinggan, hindi ko alam kung sinasadya ba ng daddy ni Nita na lumapit sa akin mula sa aking likuran at umabot ng mga pinggan sa ibabaw ko. Mama Mia, naramdaman ko talaga sa likuran ko ang kanyang pagkalalaki. Pagkatapos noon ay hindi pa siya umalis at nagsalita pa siya malapit sa may tenga ko. Tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Hindi ko alam kung anong meron. Bakit parang inaakit niya ako? Bakit parang may gusto siyang iparating sa akin? Pero hindi ko yun pinapansin. Pinapabayaan ko lang. Hanggang sa isang araw, nag-text si Nita na hindi raw siya makakasama sa amin sa dinner. Nagsabi niya meron daw ang after party para sa kanilang JS prom. Graduating na kasi noon ng high school si Nathan, Mama Mia. Kaya naman, kumain na lang akong mag-isa. Habang kumakain ako ay nakarating ang daddy niya na si Marshall. Sir, kakain na po kayo? Oh, Maxine, ikaw lang bang mag-isa? Nasaan si Nathan? Tanong niya. Hindi pa po umuwi eh. Inantay ko nga, akala ko pagkatapos ng prom nila ay uuwi agad. Pero sabi niya, may after party daw sila at baka bukas na siya makauwi. Ah, ganun ba? Sige, samahan na kitang kumain. Okay po, ipaghahain ko po kayo. Kumuha ako ng extra pinggan at mga kubyertos, Mama Mia, tsaka binigay sa kanya. Habang kumakain ay wala kaming imikan. Hanggang sa tinawag niyang pangalan ko. Sir, bakit po? Alam mo, Maxine, huwag mo na nga akong tawaging sir. Eh, ang tagal-tagal mo na dito sa amin. Mag-iisang taon ka na, di ba? Huwag mo nang sir ang itawag mo. Sige po, pwede po bang tito? Tumawa siya sa akin, Mama Mia. Paano kung ayokong tawagin mo kong tito? Marshall na lang. Nakakaasiwa yung tito eh. Parang hindi bagay. Sabi niya. Humiti ako, Mama Mia, at tumango. Pagkatapos ay pinagpatuloy ko ang pagkain ko. After kong kumain ay akmang maghuhugas na ako ng pinggan pero pinigilan niya ako. Maxine, magagalit ka ba kung may aaminin ako sa'yo? Tanong niya. Po, ano po yun? Sabing huwag mo na akong pinupo eh. Ano po yun, Marshall? Sabi ko sa mahinang boses. Alam mo bang napakaganda mo? Alam mo bang matapos mamatay, ang mama ni Nathan ay wala nang babae pa akong nagandahan? Sure, may mga babae akong nakakafling. Kasi may pangangailangan din ako eh. Pangangailangan ng katawan. Pero yung babaeng nagandahan talaga ako, parang wala pa eh. Parang ikaw pa.
Mama Mia, kahit hindi ko nakikita ang sarili ko noon, alam kong nagbablush na ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Natatakot ako sa mga sinasabi niya pero at the same time, Mama Mia, ay na-e-excite din ako. Pwede palang ganun. Pwede pala na sabay mong maramdaman yung takot at excitement. Binawi ko ang kamay ko at saka pumunta na ako ng lababo para maghugas. Siya naman, Mama Mia, ay pumunta na sa sala para manood ng TV. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Para akong kinakabahan na ewan. Nagmamadali na akong maghugas ng pinggan pagkatapos ay nagpaalam na ako sa kanya para matutulog na. Mama Mia, nung nasa kwarto na ako ay hindi pa rin maalis-alis ang init na nararamdaman ko. Bakit ganun? Bakit sa simpleng paghawak lang niya ng kamay ko ay biglang nag-init ang pakiramdam ko? Ha, siguro dahil sa mga sinasabi niya. Dahil sa mga pinibigkas ng bibig niya. Yun lang ang sabi ko sa sarili ko. Kaya natulog na ako, Mama Mia. Pero nasa kalagitnaan ako ng pagtulog nung bigla akong may naramdaman. Hindi ko alam kung panaginip lang yun, Mama Mia. Pero nakaramdam ako na parabang may isang taong nanonood habang natutulog ako. Parabang may tumitingin sa akin. Nung magising ako ay wala namang tao sa paligid. Sabi ko baka panaginip ko lang. Baka yun ay dahil sa ginawa sa akin ng daddy ni Nathan nung umaga. Nung gabing yun. Kaya naman, Mama Mia, sabi ko sa sarili ko, dapat kalimutan ko na ang bagay na yun. Kinabukasan ay sabay-sabay kaming tatlong nag-agahan. Nakarating kasi si Nathan habang kumakain kami ng daddy niya, kaya sumabay na rin siya sa amin. Nagkwento siya ng kung ano-ano pero wala naman akong naintindihan. Dahil, Mama Mia, ang nasa isip ko noon ay ang tingin na mga malalagkit sa akin ng daddy niya. Kinagabihan noon ay parang pakiramdam ko ay may kasama na naman ako sa kwarto. Hanggang sa nasanay na lang ako sa ganun, Mama Mia. Nagigising ako ng madaling araw dahil pakiramdam ko ay may nakapasok sa loob ng kwarto ko. Pero wala naman kapag nagigising ako. Hanggang sa isang gabi. Kaming dalawa lang ulit yun dahil si Nathan ay hindi nakauwi. May kasama raw ito, Mama Mia, at kasama ang mga kaibigan nito para sa kanilang graduation ball. Oo, gagraduate na si Nathan. Kaya naman, Mama Mia, naisip ko na matulog na lang ng maaga. Tinawag pa ako ng daddy ni Nathan para sabay kaming maghapunan pero ang sabi ko ay tapos na akong naghapunan sa school. Natulog ako ng maaga, Mama Mia. Kaya lang, nasa kalagitnaan ako ng pagtulog ko nung parang nananaginip na naman ako. Parang may humahaplos sa mga binti ko. Gumalaw ako at biglang nawala yun. Hanggang sa naramdaman ko na parang may humahaplos sa mukha ko. Mama Mia, masarap sa pakiramdam ang mga haplos na yun. Para bang haplos ng pagmamahal. Kaya pinikit ko na lang ang mga mata ko at ninamnam ang haplos na yun dahil ang akala ko nga ay nananaginip ako. Pero Mama Mia, nagulat na lang ako nung may biglang humalik sa hita ko. Nagising ako noon. Naramdaman ko talaga na parang may tao sa pagitan ng dalawa kong mga paa. Itutulak ko sana siya nang bigla na lang niyang halikan ang pribadong parte ng katawan ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Para akong nabaliw na ewan. Hanggang sa Mama Mia, bigla ko na lang naramdaman ang paghalik niya sa mga labi ko. Napapikit pa rin ako noon. Mama Mia, nagkukunwari akong tulog pero gising na gising po ang diwa ko. Alam na alam ko po ang nangyayari. Hanggang sa bigla na lang niya akong binulungan sa tenga ko. Alam kong gising ka. Kung ayaw mo nitong nangyayari sa atin, pigilan mo ko. Itulak mo ko. Mama Mia, nanginig ang buo kong katawan dahil sa pagkakabulong niyang yun sa tenga ko. Alam kong si Marshall yun.
Pero Mama Mia, kahit anong pilit ko sa katawan ko na itulak siya papalayo at sabihin sa kanyang wag, ay hindi naman po yun ang nangyari. Bagkos ay nagpaubaya lang ako. Pinabayaan ko siya kung ano ang gusto niyang gawin sa katawan ko. Oo, Mama Mia, hinayaan ko siya na galawin ako nung gabing yun. Ang totoo niyan, Mama Mia, pakiramdam ko ay bumigay todo pa talaga ako noon. Pakiramdam ko ay para bang ibinigay ko na ang buong katawan at kaluluwa ko sa kanya nung gabi na yon. Hindi pa kami natapos doon. Dahil pagkatapos na may nangyari sa amin ay nahiga siya sa tabi ko at niyakap lamang ako. Ako naman ay nakatulala lang na nakatingin sa kisame. Hindi ko alam kung bakit hinayaan kung mangyari ang mga bagay na yon. Bakit ganun? Bakit hinayaan ko na galawin niya ako? Pero Mama Mia, nakatulog ako sa ganong isipin, wala pa rin akong nakukuhang sagot sa sarili ko. Hanggang sa nagising na naman ako dahil ginagalaw na naman niya ang katawan ko. This time ay nakipaghalikan na ako sa kanya. This time, Mama Mia, ay bumigay todo na rin talaga ako. May mga pagkakataon pa na ako ang nag-i-initiate sa aming dalawa. Tinuruan niya ako ng mga bagay-bagay tungkol sa sex. Oo, at hindi ko naman unang karanasan yon, Mama Mia, pero unang karanasan ko yon na ganun katindi ang nararamdaman ko. Hanggang sa ang bagay na yon ay paulit-ulit na naming ginagawa kapag wala si Nathan sa bahay. At kapag nasa bahay na naman si Nathan, Mama Mia, ay madaling araw kung pumapasok si Marshall sa kwarto ko. Kung minsan din ay tinetext niya ako at ako ang pinapapasok niya sa kwarto niya. Mama Mia, tumagal ng ilang buwan at taon na ganon ang aming pwesto ni Marshall. Hanggang sa isang araw ay inannounce na niya kay Nathan ang namamagitan sa aming dalawa. Hindi ko alam pero nakakita ako ng galit sa mga mata ni Nathan. Well, naiintindihan ko naman siya, Mama Mia. Alam kong pakiramdam niya ay tinitake advantage ko ang papa niya. Alam kong pakiramdam niya ay trinaydor ko siya sa pagtulong niya sa akin. Pilit ko siyang kinakausap pero hindi niya ako pinapansin. Hanggang sa doon nagsimula na parabang napapariwara na si Nathan. Barkada na lang lagi ang sinasamahan niya. Laging nagagalit sa kanya ang daddy niya pero wala siyang pakialam. At ang daddy naman niya, Mama Mia, ay wala na rin naging pakialam kay Nathan dahil masyado na siyang nakafocus sa aming dalawa. Nagsama na rin kaming dalawa sa kwarto niya. Mama Mia, lalo pang nagalit si Nathan nung pinatanggal ng daddy niya ang mga pictures ng mommy niya sa kwarto nito at sa buong bahay. Galit na galit si Nathan noon na pinagsabihan pa talaga ang ama niya. Nathan, kung gusto mo ng pictures ng mama mo, wala naman akong makagagawa doon. Pero doon mo ilagay sa kwarto mo. Huwag dito sa sala at lalong huwag sa kwarto ko. Huwag sa kwarto namin, ni Maxine. Respeto naman sana kay Maxine. Narinig kong sabi niya nung nag-aaway silang dalawa. Respeto? Bakit si Maxine? Nirespeto ba niya ang mami ko? Nirespeto ba niya ang bahay natin? Di ba hindi? Mama Mia, alam ko ang galit ni Nathan, kaya hinayaan ko na lang siya. Hinayaan kong ganoon ang maramdaman niya. Dahil alam ko na nagagalit siya dahil pakiramdam niya ay pinalitan ko ang mami niya sa buhay nila ng kanyang ama. Pero hindi pa rin yun nakapigil para namnamin ko ang sarap ng relasyon naming dalawa ni Marshall. Oo, Mama Mia, wala nang pumipigil sa aming dalawa. Lumalabas na rin kami at nagpapakita na rin sa publiko. Alam ko na marami ang nagtataas ng kilay sa amin, lalo na ang pamilya ni Nathan. Lalong-lalo na ang mga kapatid ni Marshall. Ilang beses din akong nakatanggap ng mga text messages at mga chats mula sa mga kapatid niya, Mama Mia. At sinasabing oportunista daw ako. Layuan ko daw ang kapatid nila. Masyado daw akong bata para kay Marshall. Sigurado daw sila na darating ang panahon na lolokohin ko lang din si Marshall. Pero Mama Mia, hindi ko naman iniisip yon. Ang sabi pa nga nila ay pinapirahan ko lang daw si Marshall pero hindi naman totoo yon.
hindi pa rin naman nagbago ang mga gawain ko sa bahay nila kahit na may relasyon na kami ni Marshall. Oo, at hindi na sweldo ang binibigay niya sa akin kundi allowance na at mas malaki na yon. Pero Mama Mia, may mali ba doon? Magkarelasyon naman kaming dalawa. Wala naman sigurong masama kung binibigyan niya ako, hindi ba? Pero alam kong sa mata ng ibang tao ay iba ang paningin nila sa mga bagay na yon. Lagi kong sinasabi kay Marshall, Mama Mia, na paano kaya kung itigil na lang namin ang relasyon naming dalawa? Pero lagi siyang hindi pumapayag. Ang sabi niya, tatapusin ko lang daw ang pag-aaral ko at pagkatapos noon ay papakasalan na niya ako. Mama Mia, hindi ko alam pero na-excite ako sa idea na magpapakasal kaming dalawa ni Marshall. Na-excite ako sa idea na magiging may bahay niya ako, na magiging reyna na ako ng bahay at buhay niya. Kaya naman, atat na ako noon na dumating na ang panahon na yon. Hanggang sa nakapagtapos na nga ako ng college. Hindi pa rin naging maayos ang relasyon naming dalawa ni Nathan. Hindi pa rin siya okay sa relasyon namin ni Marshall, pero wala siyang nagawa, Mama Mia, nung pinakasalan na talaga ako ng daddy niya. Naging masaya ako sa piling ni Marshall. Kaya lang, Mama Mia, dun ko naisip na hindi pala laging masaya ang buhay may asawa. Lalo na kung ang isang Marshall ang asawa mo. Si Marshall kasi, Mama Mia, ay maraming babaeng nakapaligid sa kanya sa opisina. Nung pinapasok niya ako sa opisina niya at nirekomendan niya ako para magtrabaho doon ay nakita ko kung gaano siya ka-close sa mga kasamahan niya sa trabaho. Nakita ko rin, Mama Mia, na maging ang mga kasamahan niya ay hindi tanggap ang relasyon naming dalawa. Pero wala na akong naging pakialam sa kanila noon. Kasal na kami ni Marshall at wala na silang magagawa pa doon. Ako na ang reyna ng buhay niya. Pero hindi ko alam, Mama Mia, kung reyna ba talaga. Dahil sa tuwing nasa opisina kami, ay nakikita ko kung gaano siya kalapit sa mga babae doon. Hindi ko mapigilan ang manibugho. Hindi ko mapigilan ang magselos at magalit. Hanggang sa nagiging away na namin yon. Nung una ay nakukyutan pa siya sa mga pagsiselos ko. Pero sabi niya wala daw akong dapat alalahanin dahil ako daw ang gusto niya. Ako daw ang mahal niya at wala ng iba. Hindi daw dapat ako mangamba, Mama Mia, dahil hindi naman niya ako ipagpapalit sa iba. Alam mo, Maxine, kung gusto ko yung mga babaeng nandun sa office, edi sana matagal na akong nakipagrelasyon sa kanila. Edi sana sila ang asawa ko ngayon at hindi ikaw. Nung una ay nakampante naman ako sa kanyang explanation. Pero habang tumatagal, Mama Mia, hindi ko talaga napipigilan ang sarili kong manibugho. Nasanay kasi ako sa ilang buwan na taon na relasyon namin ni Marshall na kaming dalawa lang. Nung una ay hindi ko naman nakikita kung paano siya makipag-interact sa mga kasamahan niya sa trabaho. Ngayon lang na nagtatrabaho na rin ako doon. Hanggang sa nagiging away na nga namin yun at minungkahi niya sa akin na tumigil na lang ako sa pagtatrabaho doon, na manatili na lang daw ako sa bahay. Anong gusto mo? Hindi ko gagamitin ang natapos ko? Marshall naman. Maxine, hindi tayo magiging okay hanggat ganyan ang pag-iisip mo eh. Hanggat selos ka ng selos nang wala namang basihan. Marshall, anong walang basihan? Nung isang araw kung makalingkis sa'yo yung Liza na yon, akala mo siya yung asawa, hindi ako. At ano yun? Narinig ko pa sa isa nating ka-opisina na nung day off ko, ay hinatid mo raw si Liza sa bahay niya? Ano yun? Bakit ka naghahatid ng ibang babae? Maxine, matagal ko nang ginagawa yun at hindi lang kay Liza, kundi maging sa iba nating mga kasamahan. Pwede ba? Huwag ka na nga magselos, nakakairita ka na eh. Naiirita ka na sa akin ngayon. Samantalang dati, sarap lang ang nararamdaman mo. Excitement lang at libog lang ang nararamdaman mo. Ngayon, naiirita ka na? Bakit? Dahil may iba nang nagpapainit sa'yo? Yung Liza ba na yun, ha? Mama Mia, lumaki ang away na yun. Kahit kasi sabihin ng ilang ulit ni Marshall sa akin na walang namamagitan sa kanila ni Liza, ang puso ko, Mama Mia, ay hindi po talaga naniniwala. Ewan ko ba kung bakit ganon.
hanggang sa tuluyan na nga niya akong pinatigil sa trabaho ko. Ang sabi niya kung hindi raw ako titigil ay lumipat na lang ako ng ibang kumpanya nang sa ganoon ay hindi na ako mag-isip pa ng kung ano-ano tungkol sa kanya. Kaya lang Mama Mia, nung pinatigil niya ako sa trabaho, dun naman mas lalong lumala ang pag-iisip ko ng masama. Hindi ko alam, pero kapag wala sa tabi ko si Marshall ay iba po ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay may ginagawa siyang hindi maganda. Hanggang sa isang araw Mama Mia, nakita ko ang cellphone ni Marshall na naiwan niya sa bedside namin. Nasa baba na siya at kumakain na ng breakfast. Bumalik lang ako sa itaas para kunin ang tablet ko dahil may dinadownload akong movie doon. Nung bigla iyong magbeep ang cellphone niya at may isang mensahe. Isang number lang ang nakalagay at wala naman yung pangalan, Mama Mia. Kaya lang, ang nakasulat doon sa text message ay isang bagay na hindi ko talaga malilimutan. Hi baby Marshall, kailan tayo ulit magkikita? Miss ka na ng katawan ko. Yun ang sabi nung katext. Nung tinawagan ko yun Mama Mia ay nagring at sumagot ang isang babae. Nung tinanong ko kung sino siya ay hindi na siya sumagot pa sa kabilang linya at pinutol na niya ang tawag. Sa pakiwaray ko Mama Mia ay kilala ko ng babaeng yun. O di kaya ay alam niya na nag-i-exist ako sa buhay ng lalaking nilalandi niya. Kaya naman labis na labis ang galit ko nun kay Marshall. Inaway ko siya Mama Mia. Halos maisampal ko sa kanyang cellphone niya. Galit na galit ako. Pakiramdam ko ay iniputan niya ako sa ulo. Na niloloko niya lang ako sa buong mga taon na magkasama kaming dalawa. Pero deny pa rin ang deny si Marshall. Hanggang sa ang galit na yun Mama Mia ay nakuha ko na siyang saktan. Bagay na siyang dahilan kung bakit siya umalis noon kahit na day off niya. Tinatawagan ko siya kung nasaan siya pero hindi niya sinasagot. Kinakancel niya lang ang tawag ko hanggang sa pinatay na nga niya ang cellphone niya. Mama Mia, kung ano-ano nang mga bagay na pumapasok sa isip ko noon. Nasaan kaya si Marshall? Kasama niya kaya yung babaeng tumawag sa kanyang baby? Mama Mia, hindi na ako mapakali noon. Umiiyak na ako sa sobrang galit at inis na nararamdaman ko. Bakit ganito? Bakit nagagawa akong lokohin ni Marshall? Akala ko noon na kung papakasalan ko siya ay magiging maayos na ang buhay ko. Dahil una, mas bata ako nang di hamak sa kanya. Halos 20 years po ang age gap namin ni Marshall, Mama Mia. Kaya naisip ko na baliw na lang siguro ang isang lalaking magloloko sa isang babaeng bata at presko pa. Pero Mama Mia, tunay nga pala talaga na walang kasiguraduhan ng mundo. Kahit yung mga matatanda na, kahit yung mga asawang bata ay makukuha pa rin talagang magloko. Iyak ako ng iyak noon na nadatnan ako ni Nathan sa bahay. For the first time in a long time, Mama Mia, ay tinanong niya ako kung anong nangyari. Bakit may problema kayo ni Dad? Tanong niya. Wala to, Nathan. Hayaan mo na lang ako. Okay, sabi mo eh. Pero kung kailangan mo ng kausap, nasa kabilang kwarto lang ako ah. Isang katok lang, Maxine. Sabi niya. Mama Mia, hindi ko napansin noon ang kabaitan ni Nathan dahil nakafocus talaga ako sa sakit na nararamdaman ko sa ginagawa sa akin ng daddy niya. Iba ang ginagawa sa akin ni Marshall. Nakakawalang respeto, Mama Mia. Nakakababa ng tingin ko sa sarili ko. Napakasakit noon. Isang bagay na hindi ko alam kung kayang-kaya ko bang tanggapin. Hanggang sa hindi nga umuwi si Marshall ng 2 araw. Pag-uwi niya Mama Mia ay parang wala lang sa kanya ang lahat. Ni sorry mula sa kanya ay hindi ako nakaramdam. Hindi ako nakatanggap. Para bang pinanindigan talaga niya na wala siyang ginagawang masama. At dahil nga wala siyang sinasabi, hindi siya humingi ng tawad ay galit na galit pa rin ako sa kanya. Pero Mama Mia, nagpatuloy pa rin ang relasyon naming dalawa. May nangyayari pa rin sa aming dalawa ni Marshall. Pero habang may nangyayari sa amin sa kama ay naiisip ko
kung ilang babae din kaya ang kinakama niya. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pinuntahan ko na si Marshall sa pinagtatrabahuan niya. At kitang-kita ako, Mama Mia, na labis-labis kong makalingkis sa kanya yung Liza na yon. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na sugurin silang dalawa. Hinila ako ang buhok ni Liza at halos isubsob ko siya sa mesa na malapit sa akin. Sumisigaw naman siya at pinipigilan naman kaming dalawa ni Marshall. Eto ba talaga ang pinagmamalaki mo sa akin, Marshall? Sabi mo, wala kayong relasyon. Pero bakit ganitong makalingkis sa'yo tong ahas na to? Excuse me, hindi ako ahas, sabi niya. Hindi ka ahas, eh ano ka pala? Alam mong may asawa si Marshall, di ba? Alam mong merong ako sa buhay niya. Pero bakit ba dikit na dikit, dikit ng dikit ka pa rin sa kanya? Hello, huwag ako ang tanungin mo, Maxine, kundi ang asawa mo. Siya ang lapit ng lapit sa akin kaya. Liza, ano ba? Hindi ka nakakatulong. Maxine, wala kaming relasyon ni Liza. Sadyang ganyan lang talaga kami ka-close dalawa. Walang relasyon? Ganyan ka-close? Bakit hindi mo ba kayang pigilan yung ganyang closeness niyong dalawa? Ngayong alam mo na hindi talaga akong komportable sa malanding babaeng yan? Sabi ko. Nagalit naman si Liza nung tinawag ko siyang malandi at ako naman ang sinugod niya, Mama Mia, at hinila ang buhok ko. Pero hindi ako nagpatalo. Kinalmot ko ang mukha niya. Sinampal ko siya at sinipa ko siya sa tiyan niya. Galit na galit sa akin si Liza, kaya sugod pa rin siya ng sugod. Labis ang pag-aaway namin hanggang sa inawat na nga kami ng security at ni Marshall. Mama Mia, halos buhati na ako ni Marshall papunta sa sasakyan at pinapasok niya ako doon ng padabog. Nasaktan ako pero mas lalong masakit ang dibdib ko. Ni hindi man lang niya ako pinagtanggol, ni mas pinagtanggol pa niya sa harapan ko yung babaeng malanding yon. Ano bang pumasok sa kukote mo, Maxine, at ginawa mo yon? Iniskandalo mo ako, pinahiya mo ako. Pinahiya? May hiya ka pa sa lagay na yan, ha? Bakit? Hindi ka ba nahihiya sa tuwing naglilingkisan kayong dalawa sa opisina? Knowing na alam ng lahat sa opisina niyo na may asawa ka na? Alam mo, Maxine, napaka-irrational mo na talaga. Kung ano-ano nang pumapasok dyan sa utak mo. Ewan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Hindi mo alam, Marshall, kung bakit ako nagkakaganito? Dahil sa'yo. Dahil wala kang assurance na binibigay sa akin. Hindi ka na bata, Maxine, para lagi kitang i-assure. Bakit ba napaka-insecure mo? Alam mo, sa totoo lang, parang nagsisisi na ako na pinakasalan kita. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay parang gumuho ang mundo ko. Yun ang pinakamasakit na bagay na narinig ko mula kay Marshall. Pinagsisisihan niya na pinakasalan niya ako. Bakit ganoon, Mama Mia? Siya naman ang unang lumandi sa akin. Siya naman ang unang lumapit. Siya naman ang unang gumalaw sa akin. Pero bakit ngayon parang ako pa ang nagmamakaawa sa kanya? Bakit ngayon parang ako pa ang nagmamakaawang bigyan niya kahit konti at katiting ng kanyang atensyon at pagmamahal? Pagdating namin sa bahay ay tuloy pa rin ang pag-aaway naming dalawa. At dahil sa away na yun, ay kumuha siya ng mga damit niya sa cabinet at umalis. Sinundan ko siya at tinanong ko kung saan siya pupunta. Kung dun ba sa malanding Liza na yon. Pero alam mo ba kung anong sagot niya, Mama Mia? Ano raw bang pakialam ko kung kay Liza siya pupunta? Hindi ko alam, Mama Mia, pero pakiramdam ko nung mga panahon na yon, ay yun na ang hinihintay kong kumpirmasyon sa relasyon nilang dalawa ni Liza. Iyak ako ng iyak. Nasa salas lang ako noon at umiinom ng beer nang naabutan ako ni Nathan. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Doon ay hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Sinabi ko na sa kanya ang totoo. Alam mo, hindi na ako nagtataka na nangyayari sa iyo yan ngayon eh. Alam mo bang nangyayari din yan noon kay Mommy? Si Daddy talaga hindi na nagbago. Sadyang babaero pa rin. Sadyang mas malakas pa rin sa kanyang tawag ng laman kaysa sa tawag ng kanyang puso. Noon ako nagulat sa mga naging revelasyon ni Nathan, Mama Mia. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganun pala siya?
kung sinabi mo sana sa akin, ano, kung sinabi ko sa'yo, hindi ka tutuloy sa pagpapakasal mo sa kanya? Eh ilang beses na ngang may nangyayari sa inyo kahit hindi pa kayo noon, di ba? Pero sana sinabi mo pa rin, Nathan. Kung sinabi mo, hindi sana ako nagpakasal at hindi rin sana ako nag-expect na magiging masaya ang buhay may asawa naming dalawa. Alam mo, Maxine, yan talaga ang katotohanan tungkol sa pag-aasawa. May mga bagay na tsaka mo lang madidiskubre kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Isa lang ang may papayo ko sa'yo. Huwag mo nang intindihin yun si Daddy. Alam mo, magsasawa din yun sa mga babae niya. Ang importante niyan, ikaw naman ang pinakasalan. Sa'yo at sa'yo pa rin yun uuwi. Anong klaseng logic ba yan, Nathan? Dapat ba akong maging masaya dahil sa akin pa rin siya umuuwi kahit nakikipagsiping siya sa ibang babae? Eh ano palang gusto mong mangyari? Hiwalayan ang daddy ko? Pwede naman. Pero sa tingin mo ba, may pang-file ka ng annulment? Alam mo kasi malaki yun eh. At mahihirapan ka sa proseso dahil mahabang process yata yun. Alam mo, bago mamatay ang mommy, nag-iisip na rin yun na ipaan na lang kasal nila ni daddy. Pero naunahan siya ng sakit niya at namatay siya. Alam mo ba, noon gusto kong magalit sa daddy ko. Pero bago mamatay ang mommy ko, sabi niya, huwag daw ako magalit kay daddy dahil ako na lang ang meron siya. Pero ngayon na nandyan ka na, pwedeng-pwede na akong magalit kay daddy. Alam mo, Maxine, bakit hindi mo kaya gantihan ang daddy ko? Gantihan? Anong gantihan? Bata ka pa, Maxine. Meron pang mga magkakagusto sa'yo. Meron pang mga lalaking maghahabol sa'yo dahil maganda ka. Bakit di mo kaya siya gantihan? Ipakita mo sa kanya hindi siya kawalan. Ipakita mo sa kanya na may mga nagkakandara pa at nagkakagusto pa rin sa'yo. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit ko kinagat ang payong yun ni Nathan. Pagkatapos nga ng gabing yun ay hindi na ako nagmukmuk pa. Lumalabas na ako. Kung hindi umuwi sa bahay si Marshall at hindi ko alam kung nasaan siya, ako naman, Mama Mia, ay lumalove life sa labas. Hindi naman love life na may connection talaga, kundi parang one night stand lang. Sinasama ko ang mga dati kong kaklase. Dahil meron naman din akong allowance mula kay Marshall, ay yun ang ginagastos ko. Isa lang naman ang magandang bagay tungkol kay Marshall, Mama Mia. Kailanman ay hindi siya nagtatanong kung saan napupunta ang mga perang binibigay niya sa akin. Kaya naman, naging malaya akong gastusin yun sa lahat ng bagay na gusto kong gawin. Hanggang sa naging pariwara na nga siguro ang buhay ko, Mama Mia. Iba't ibang lalaki ang nakaka-one night stand ko. Pero isang gabi, umuwi akong zero balance. Kasi nga, nakita ko na naman sa kung saan na nakapark ang sasakyan ni Marshall. Gusto ko sana silang puntahan, Mama Mia, pero hotel yon. At nung tinanong ko ang receptionist kung nasaan ang kwarto ng asawa ko, ay hindi niya sinabi dahil may confidentiality law daw silang sinusunod sa ganun. Halos nilamok na ako sa labas ng hotel sa kakaantay kung kailan lalabas si Marshall at ang babae niya. Pero walang Marshall na lumabas, kaya umalis na lang ako. Nag-inom na lang ako at saka umuwi ng bahay. Pagka-uwi ko ng bahay, Mama Mia, ay sakto namang lumabas ng kwarto niya si Nathan nung nadapa ako dahil sa sobrang kalasingan. Pero kahit lasing na ako noon, Mama Mia, alam na alam ko pa rin ang ginagawa ko. Hindi ko alam, pero hindi po ako naniniwala sa sinasabi ng iba na kapag lasing ka na ay hindi mo na alam ang mga ginagawa o pinagsasasabi mo. Siguro nawawalan ka ng control sa mga ginagawa mo. Nawawalan ka ng control sa mga pinagsasasabi ng bibig mo. Kaya lang, Mama Mia, hindi ka rin naman talaga nawawala sa sarili mo dahil alam mo pa rin kung anong ginagawa mo. At alam ko, Mama Mia, na nung inakay ako ni Nathan para tumayo sa pagkakadapa ko, alam kong kinabig ko siya at hinalikan ko siya ng matinding halik.
Halik na hindi rin naman pinigil ni Nathan. Halik, Mama Mia, na hindi lang halik, kundi na uwi pa sa pagniniig namin nung gabing yun. Oo, Mama Mia, nakipagniig ako sa stepson ko nung gabing yun. Doon pa talaga sa mismong kama naming dalawa ni Marshall. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ko. Pero binigay ko ang pagkababae ko noon kay Nathan. Si Nathan naman, Mama Mia, ay walang reklamo. Ungol lang siya ng ungol habang may nangyayari sa aming dalawa. Kinabukasan, pagkagising ko ay wala na si Nathan sa tabi ko. Nisip ko, Mama Mia, na baka panaginip lang yun. Kaya lang nung lumabas ako ay nakapaghanda na siya ng almusal. Nilapitan niya ako at hinalikan sa mga labi ko. Nathan, ano ba? Ba't mo ba ako hinahalikan? Stepmother mo ko. Hindi mo nga yan naisip kagabi eh, nung ikaw ang unang humalik sa akin. Nung ikaw ang humila sa akin papunta sa kwarto niyo ni Daddy. Sabi niya, Nathan, pwede ba? Pwede bang kalimutan na natin ang bagay na yon? Laksing lang ako noon. Maxine, kailasing ka o hindi, hindi ko makakalimutan ang bagay na yon. Alam mo bang matagal na kitang gusto? Alam mo ba kung bakit nagagalit ako kay Daddy? Dahil inagaw ka niya sa akin. Simula pa noong kami pa ng kapatid mo, crush na talaga kita. Kaya lang, ang akala ko dahil mas bata ako ay wala akong pag-asa sa iyo. Nagulat ako lalo nung magpakasal kayo ni Daddy, kaya nagalit ako sa iyo at sa Daddy ko. Pero, kagabi, Maxine, ang pinagsaluhan natin, yun ang isang bagay na kailanman ay hindi ko pagsisisihan. Nathan, kalimutan na natin yon. Wala lang yon. Wala ako sa sarili ko. Pero Mama Mia, hindi naman nangyari yon. Hindi namin nakalimutan ang bagay na yon dahil naulit pa yon ng naulit. Kasi nga, ang sabi ni Nathan, kung hindi raw ako papayag na magkaroon kaming dalawa ng relasyon, ay sasabihin niya sa ama niya ang mga nangyari sa amin. Hindi lang yon, Mama Mia. May ibibigay daw siyang ebidensya sa Daddy niya tungkol sa ginagawa naming dalawa. Kaya wala na rin akong nagawa pa, kundi ang sumunod sa mga gustong mangyari ni Nathan. At yun nga, Mama Mia, ay ang patuloy ang lihim na relasyon naming dalawa. Oo, Mama Mia, may relasyon kami ng stepson ko. Hindi ko alam kung paano ko ba to ititigil. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, mula po nung naging kami ni Nathan at mula nga po nung may nangyayari sa aming dalawa ay parang nawalan na ako ng pakialam kung umuwi man o hindi sa bahay namin si Marshall. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay ayos lang sa akin kahit may babae si Marshall. At kapag umuwi naman sa bahay si Marshall ay hindi ko na siya masyadong inaaway. Nagsisiping na rin kaming dalawa. Mama Mia, unti-unti ay sinabi sa akin ni Marshall na nagsisisi daw siya sa mga pananakit niyang ginawa sa akin. Ang sabi niya, gusto niya raw na ayusin ang relasyon naming dalawa. Inaantay niya lang daw talaga na magbago ang ugali ko at na hindi ko na siya bubungangaan pa. Yun ang problema ko ngayon, Mama Mia. Paano ba to? Dalawang lalaki sa iisang bahay ang nakakasiping at nakakarelasyon ko. May pang pagkakataon pa, Mama Mia, na inaaya ni Nathan ang daddy niyang uminom. Tinatagayan niya ito ng tinatagayan hanggang sa malasing na ito. At kapag lasing na, ay dun naman niya ako pupuntahan sa kwarto. At dun na may mangyayari sa aming dalawa. Aaminin ko, Mama Mia, na na-excite ako sa mga ginagawa namin ni Nathan. Pero nakokonsensya po ako. Sumasakit po ang dibdib ko. Lalo na kapag naiisip ko kung ano kayang mangyayari kapag nagkabukuhan at nagkabistuhan na. Ano kayang mangyayari sa akin? Ano kayang mangyayari sa pamilya namin? Mama Mia, paano ko ba titigilan ang ganitong kabaliwan? Paano ko ba pipigilan ang relasyon namin ni Nathan? At paano ko ba sasabihin kay Marshall ang totoo nang hindi niya ako iiwanan sa dulo? Please, Mama Mia, bigyan niyo po ako ng payo at sana sa lahat ng mga nakikinig ngayon ay payuhan niyo rin din ako kung ano ba ang dapat kong gawin.
lubos na gumagalang Maxine. Grabe naman, Maxine. Dalawang lalaki sa iisang bubong. Ang ganda mo, girl, ha? Charot. Hindi naman sa ganon. Pero, alam mo, Maxine, alam mo naman, siguro kung dati na kitang subscriber, alam mo talaga na ang motto ko sa buhay, Veritas de Veravit Vos, the truth will set you free. Kaya lang, sa iyong kalagayan ngayon, parang mahirap yan. Pero isa lang ang maitatanong ko, Maxine, paano kung nabuntis ka ni Nathan? Anong mangyayari sa buhay mo? Alam mo, habang pinagpapatuloy mo yan, mas lalong lumalalim ang putik na kinasasadlakan mo. Mas lalong lumalalim ang hukay na ginagawa mo para sa sarili mo. Kung ako ang tatanungin mo, dapat itigil mo na ang relasyon ninyong dalawa ni Nathan. Kung papano, yan eh hindi ko rin alam. Pwede kang umamin kay Marshall, pero magiging risk nga noon ang pagtatapos ng inyong relasyon kasi nga naman anak niya. Yung ginawa mong kurakadidang, di ba? Pero, meron din namang tsansa, maliit na maliit na tsansa na baka mapatawad ka niya dahil siya rin naman ay nagkasala sa marriage ninyong dalawa. Pero isa lang ang sisigurado ko, hindi yan magiging madali. Hindi yan magiging walk in the park o hindi yan magiging planchado lahat. Meron at meron talagang mga mangyayaring hindi kaaya-aya. Kaya lang, kailangan mong magdesisyon. Pwede rin naman na ipagpatuloy mo yan kung yan ang gusto mo dahil buhay mo naman yan. Kaya lang, kapag ipagpapatuloy mo yan, patuloy kayong nasa kasalanang dalawa ni Nathan. At sino ba ang magiging, diba, magiging malas sa huli? Sino ba ang malulugi sa huli? Ikaw naman yun dahil kaluluwa mo ang sinusunog mo sa impyerno. Isa lang talaga ang masasabi ko dito. Sa mga babaeng katulad ni Lisa, kapag alam nyo na may asawa, may commitment na sa ibang babae yung lalaking gusto nyo o yung lalaking katrabaho nyo, kaibigan nyo, magkaroon naman sana kayo ng delikadesa, dumistansya naman kayo. Hindi ko naman kayo sinisisi, diba? Kasi may mga lalaki talaga na sila yung lapit ng lapit. Pero kapag hindi naman pumapatol yung babae, wala namang mangyayari. At dun sa mga lalaking katulad ni Marshall, nako, shame on you. Yung may mga babae talaga na nakakagawa ng masama dahil sa sobrang galit na nararamdaman nila tulad ng ginagawa ngayon ni Maxine. Hindi ko gina-justify yung kanyang ginawa dahil mali yun. Kaya lang, minsan kasi kapag nasa verge of emotion tayo, nakakagawa talaga tayo ng mga bagay na pinagsisisihan natin sa huli. Sana, hindi po tayo magiging dahilan para may isang taong gumawa ng mali. Para may isang taong gumawa ng kasalanan. Dahil kahit sabihin mo na, hindi naman akong gumawa nun. Choice niya kung bakit siya nagkaganon. Pero kung ikaw ang dahilan ng choice na yon, you are as guilty. Alam mo, mapaparusahan ka rin sa huli. Hindi ko alam kung naniniwala po ba kayo na may buhay after ng buhay natin dito sa Earth. Pero ako naniniwala kasi ako na may ganon. Kapag nangyari yon, kapag namumuhay ka sa kasalanan, sigurado ako na hindi maganda talaga ang kahihinatnan ng afterlife mo. At huwag mong sasabihin na yung isang taong gumawa ng mali dahil sa galit niya sa'yo ay wala kang kasalanan doon. Meron. Lalo na kung ikaw ang nag-udyok kung bakit siya nagkaganon. Guilty ka pa rin as charged. Kaya sa mga lalaki o mga babaeng katulad ni Marshall na naglalaro ng damdamin ng iba, please nang tigilan nyo na yan. Kung ayaw nyong sama-sama kayong pumunta sa, you know, dun sa kaharian ni Taning. Maraming maraming salamat sa inyong pagkikinig at maraming salamat, Maxine, sa pagbabahagi mo ng kwento mo dito sa ating programa. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung may payo kang mas maganda sa payo ko kasi parang hindi naman kagandahan yung payo ko, please lang comment po down below para mabasa ni Maxine at para alam niya kung anong gagawin niya. At kung ikaw na gustuhan mo ang kwentong ito ni Maxine, please share and like this video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe po. Click the notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating ina-upload. Ako pong muli at ang inyong nag-iisang Mama Mia. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.